What's up mga troops? Magandang umaga sa inyo at isang mapayapang Lunes na naman ang ating kakaharapin. So ngayon, lalabas na po kami ni Manong Jeff at ni Kuya JP para mag-walkthrough. Papakita ko lang sila sa iyo. Sila sa inyo. Tingin, Manong! What's up mga troops? What's up mga troops? Ayan. So ngayon, ang paglunis kasi walkthrough namin. Hindi 'yon ang topic natin ha. Mamaya, very very excited ako sa ituturo ko sa inyo mamaya. Antabayanan ninyo, sigurado ako na marami kayong matututunan lalo na 'yung mga gustong maging safety officers, no? At lalo kahit 'yung mga lumang safety officers na baka kasi hindi niyo pa alam. Actually matagal na 'tong umiiral pero marami akong kakilala na hindi sila aware o familiar. Siguro narinig na nila to, pero hindi nila kabisado. So ituturo natin sa kanila mamaya. Ngayon, mag-walkthrough kami, mag-aanap kami ng mga hazards na i-identify namin at saka mga tao na baka may mga pasaway. Kayang-kaya natin silang makita kahit na napakalayo nila kasi meron tayong sandata ni Leslie. Tara! Kahit malayo ka. Sure Bulgarito. Malayo. Headshot to, headshot. One shot, one kill. Pero siyempre sana wala tayong makita. Mas maganda kung lahat compliant. No? At ngayon for, for much better perspective. Hindi po yun yung purpose nito. Pag-joke lang tayo. Sila mo kaya? Labo, zoom lens kasi. Kailangan malayo. Yun lang mga troops, sana. Maabangan nyo mamaya, no? Yung tuturo ko sa inyo. Napakahalaga talaga ng mga troops. So, ikot muna kami. Bye! Okay. Bago kong subscriber, tropa natin yan, si Gerald Menjola. Shout out. Bagong subscribers. Kaway ka, subscribers. Kaway, gawin naman dyan. Ayan, o. Ito, masipag to eh. Shout out. Subscriber kita, di ba? Every single day. What's up mga troops? Welcome back dito sa R&D Safety TV. At very excited daw naman ako dahil sa magandang topic na ating pag-uusapan. Ito ay dedicated para dun sa mga gustong maging safety officers. At kung kayo man po ay safety officer na, baka po hindi pa po ninyo ito alam na ito ay umiiral sa ating industriya, maigi pong panoorin ninyo ang video na ito. So ang ating pag-uusapan po for this vlog is the definition of terms ng mga categories ng safety officer. Huh? Kasi mula po noong 2018, nang ilabas ang Department Order 198-18 or Department Order 198-0 of 2018, which is yung IRR po ng Republic Act 11058 ay nagkaroon na po ng category ang mga safety personnel, no? Regardless po ito, kahit ano pa pong tawag sa inyo, safety engineer, safety instructor, safety inspector, safety coordinator, ano pa ba? Safety manager, safety supervisor, regardless kung anong tawag sa inyo. Magpo-fall lang tayo under four types of categories, no? So ito po yung SO1 o Safety Officer 1, Safety Officer 2, Safety Officer 3, and Safety Officer 4, no? So under DOLLY Department Order 198-18, Chapter 2, Section 3, Clusters V hanggang Y, ay doon po natin mababasa
yung specifications, qualifications, or requirements na kailangan para mapunta ka sa isang specific category, which yun nga yung nasabi ko kanina. So mag-upisa tayo sa Safety Officer 1. Ano ang qualifications at kailangan na mga requirements para ikaw ay mapabilang under the Safety Officer 1 category? Ito po yun, no? Safety Officer 1 or SO1 refers to an employee who has completed the mandatory 8-hour OSH orientation course as prescribed in the OSH standards and 2-hour trainer's training, no? Total of 10-hour training. 10-hour trainings po ito, no? So, ang pinag-usapan po natin dito, Safety Officer 1 pa lamang po. After mo makuha yung 8 hours na OSH orientation course and 2 hours trainer's training, ay qualified ka na po bilang Safety Officer 1. So, question, meron po ba nung educational attainment na nire-require? Wala po. Wala pong educational background na sinasabi dito sa definition of terms ng Safety Officer 1, no? Wala rin pong kailangan experience. Kahit hindi ka pa po nakapagtrabaho as safety officer, pasok na pasok pa po dito. So number 2, under clause or cluster W ng chapter 2 section 3. So safety officer 2 refers to an employee who has completed the mandatory 40-hour OSH training course applicable to the industry as prescribed in the OSH standards, no? So ito po yung mas kilala natin na BOSH or COSH. So kung kayo ay construction industry, you should take COSH or Construction Occupational Safety and Health Training course. While kung hindi naman po kayo sa construction industry, BOSH okay na po yun, Basic Occupational Safety and Health Training course. So yun lang po ang kailangan ninyo, you will be qualified as a Safety Officer 2. You can skip the level of being a Safety Officer 1 as long as you have the adequate number of hours of training, which is the BOSH or the COSH. Wala rin pong experience na nire-require. Okay? Kung ikaw ay nag-apply, wala rin din pong educational attainment na nire-require. As long as gusto mo mag-apply, na-meet mo yung qualifications and requirements na trainings, number of hours ng trainings, pasok ka po sa pagiging Safety Officer 2. No? So like, gaya nga nung sinasabi ko sa inyo, si Kuya JT, no, na bago namin kasama sa safety team, ito po siya, baby. Siya kasi yung pinakabagong parte ng safety team namin. So, meron siyang training ng COSH. Alam ko, may BOSH pa nga siya, tama ba? Nga lang, wala pa siyang experience, no? As safety, appointed. Okay, so kung sinabi niya sa interview, pasok na sana siya sa SO3. Kaso nga lang, mamaya pa tayo, SO2 pa lang tayo. Pero dito sa SO2 kasi, wala pa pong experience na pinag-uusapan. Likewise, Safety Officer 1, no? So kung malinaw na po yun, proceed po tayo sa Cluster X. O number 3 among the list, which is Safety Officer 3. Or SO3. Safety Officer 3 refers to an employee who has completed the mandatory 40-hour OSH training course applicable to the industry. Additional 48 hours advanced and specialized occupational safety training course relevant to the industry. Relevant experience in OSH for at least 2 years and other requirements as prescribed in the OSH standards. Qualified SO3 shall eligible for certification as OSH practitioner. Eligible pa lang siya na maging OSH practitioner. No? Ngayon, anong pinagkaiba ng Safety Officer 2 sa Safety Officer 3? So number 1, numbers of hours of trainings. No? Kasi nga sa Safety Officer 2, you will be needing 40 hours OSH training course lamang. Pero sa Safety Officer 3, kailangan mo rin yun. And additional 48 hours of advanced
/specialized occupational safety training courses, no? Diyan na po papasok yung LCM, SPA, at marami pa pong klase. At kasi maraming talagang training sa loob ng safety. So, kung ikaw ay may pera at may sapat na panahon, you can grab the opportunity to take those trainings for your career growth. Kung kayo naman sa company niyo ay libre ang pa-training, grab it, no? While it lasts. Sabi nga, eh, no? So, dito, kailangan na po natin ang length of experience, no? So, kailangan makapag-render ka. Meron akong copy ng mga trainings. Mga trainings? Inapapos pala to. Ayan, kung gusto niyo pong malaman kung ano yung mga specialized or advanced training courses sa safety, so magbibigay na lang tayo ng ilan. Saan na ba yun? Ito? Ayan. Meron tayong tinatawag na LCM, which is which means loss control management, no? Meron din tayong training of trainers or TOT. Meron din namang safety program audit. Yan, nakuha ko na yun. Safety program audit. First aid, a basic life support with AED. Nakuha ko na rin po yun. Nakuha mo na rin? Wala pa. Tapos, HIRAC. Yun, no? Ano pa ba? Chemical safety, job hazard analysis with safe job procedure, at marami pa pong iba. No? Kung gusto nyo pong ma-check yung mga list of advanced trainings, you can visit OSHC or oshc.dole.gov.ph. Ito. Ayan. Kita nyo? Parang magic eh, no? Pero hindi ko yan nakikita, sila lang nakakita. Pero pag ginan ito ko, tingnan mo, ulit lalapas ulit dyan. Di ba? Lumalabas. Kalinga! So, yun po. Sa ulitin ko, sa Safety Officer 3, you will be required to render at least 2 years of experience being a safety officer. It's either Safety Officer 1 or Safety Officer 2, no? Papasok na po dyan yung experience na tinatawag, no? Still, no educational attainment required. And, ito ang pinakamaganda sa lahat. Eligible ka na para magpa-certify as OSH practitioner, no? Pwede ka na mag-apply. Okay? So, cluster Y tayo, number 4 sa ating list. Safety Officer 4 or SO4. So, Safety Officer 4 refers to an employee who has completed the mandatory 40 hours OSH training course applicable to the industry, additional 80 hours of advanced / specialized occupational safety training course relevant to the industry, an aggregate of 320 hours of OSH related training or experience, an actual experience as SO3 for at least 4 years, and other requirements as prescribed by the OSH standards. Additional training may be converted to years of experience, where 80 hours of training may equal to 1 year of experience and vice versa. Qualified SO4 shall be eligible for certification as consultant naman. Kung si Safety Officer 3 is eligible for certification as OSH practitioner, SO4 is eligible for certification as OSH consultant naman po, no? So yung mga managers natin siguro dito sila babagsak. Yet they have to render the required number of hours of trainings, no? Advanced and specialized occupational training courses. At meron din silang kailangan i-render na 4 years experience as SO3. Hindi sila pwede basta-basta maging SO4, no? Ngayon, kung gusto nila mapabilis o makuha yung aggregate na 320 hours of OSH-related trainings or experience,
meron naman sila pwedeng gawin, no? Bawat trainings na gagawin nila, 80 hours of trainings will can be converted into 1 year of experience or vice versa, no? Kasi kung kinulang ka ng training, kung kinulang ka naman ng experience, you can compensate it, no? You just have to justify it. Okay? So halimbawa, ikaw ay mag-a-apply na wala ka pang experience, ang pwede mo lang kung bagsakan dyan ay Safety Officer 1 at Safety Officer 2. Ngayon, kung included na po ang experience dyan, dyan na po papasok si SO3 and SO4. You cannot skip SO1 and SO2 without having or rendering any experience from the relevant industries, no? Ngayon, sa panahon natin ngayon, it's 2002 na. Kasi lumabas yan 2018. Sa tingin ko meron na or magkakaroon na tayo ng mga SO4, no? Kasi sabi dito, meron ka dapat 4 years of experience as SO3, eh lumabas lang naman yan 2018, di ba? So ibig sabihin, ngayon pa lang tayo nagkakaroon o nag-uumpisa na magkaroon ng SO4s, no? Kasi nga, hindi hanggat hindi pa nakukompleto yung 4 na taon nilang pagiging SO3, hindi po sila pwedeng tawaging SO4. So kapag ka nag-inspect po si Dole at pumunta sa inyong company for inspection, hindi po hahanapin dyan is manager kaagad or supervisor kaagad. Tatanong niyan is, sino ang safety officer 1, safety officer 2, 3, or 4? No? By category niya yung tatanungin kung ilan. Kasi meron po tayong tinatawag na tawag dito, may matrix tayo dyan. Kung ilang safety officer per category. Okay, kung ito ay low risk, medium risk, o high risk, no? At depende rin ito sa dami ng tao na nagtatrabaho sa isang working area. So next vlog, ipapaliwanag ko sa inyo kung ilan at kung anong category ng safety officer ang dapat nandoon sa specific number of people working in the specific working area. At kung ano kanilang category, kung ito ay low, medium, or high risk na industry. So, for now, yun po muna ang ating vlog. At always remember na dito sa R&D Safety TV, we don't just vlog, we teach. And keep in mind na... Safety first! Alika! Pwedeng walang sisig... Alika! Pinji! Always keep in mind na... Safety first! Ganon! Di sumigaw si Marvin. Ang sabihin mo... Safety first!